inamin naman ni Pangulong Duterte na close sila. Oh, di ba? Sinayaan niya nga, sabi niya, na nagkaroon pandemic, tinap niya pa nga ito si Michael Young para sa mga medical supplies. The senators keep looking for the technical and financial requirements of Pharmaly. Wala ka nang pakialam dyan. Pharmaly is really a Pharmaly corporation sa Singapore. Doon yung nag-provide. Ito si Michael Young, whom I knew for the last 20 years na negosyante ng Davao. Siya yung inutusan ko initially noon nung I made contacts with the Chinese. Eh, siyempre may negosyo nakikisali. Eh, negosyante. Ano ba magawa mo? Na, kung tutusin mo mga kayubi, kaya itong ombudsman ay nirekomendang iisampahan ng kaso itong dalawa, si Duque, saka si Christopher Lau partner. Lumalabas kasi na yung 42 billion na transfer from DOH to PSDBM ng labag sa batas. Kasi lumalabas dito partner, yung face shield, face mask, dapat hindi siya yung parang common use na supplies. So hindi siya dapat papasok sa PSDBM. Pero nagawa ng paraan. Sinama yung face mask doon sa listahan. So nakapag-order sila ng marami. Pero partner, kaya ang nakita ng ombudsman with that, ang face shield na worth 120 pesos a piece, per piece at that time. At nakita na lang overpriced, hindi kasama doon sa mga ano, yung common na use na supplies. Mm-mm. So bakit inyo napayagan? At ngayon, saka ang sabi nga nila, yung supplies na bibili ng DOH is not really for sale, but for the use ng mga taga-DOH, mga doktor, mga nurse, mga frontliners na natatrabaho sa ospital, hindi for sale. Pero yung mga labas na sila, parang ibirenta sa ibang ahensya. So doon nagkaroon ng problema at ito daw, hindi ito basta-basta pwedeng matransfer yung pera kung hindi bibigyan ng authority ng Pangulo. So galing, see? So galing, so, galing partner mismo yung desisyon sa executive. Yun ang lumalabas kasi walang authority ang DOH na mag-transfer sa PSDBM. Oho. Kasi ang sabi nga ng ombudsman, pinaikot niyo pa yung pera when in fact when DOH daw can. Mm-hmm. Kasi pera niya yun, di ba? Tapos ang bibili nila eh hindi naman yung pang common use supplies, di ba? So, pwede lang dumiretso ang DOH, makipag-deal kung saan bibili. Eh, ipinaipon niya pa yung pera sa PSDBM at sinabi na yung PSDBM ay hindi naman sila eksperto mamili ng mga medical supplies, hindi DOH. The Office of the Ombudsman recommends filing a graft case against former Health Secretary Francisco Duque III and former Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau. The indictment stems from the allegedly irregular transfer of 41 billion pesos from the Health Department to the Budget Department's procurement service to purchase COVID-19 supplies. The Ombudsman also finds Duque and Lau guilty of grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. Investigations reveal that at the height of the pandemic, the Duterte administration awarded a number of multi-billion peso supply contracts to a small, inexperienced company called Pharmaly. The contracts were found to be anomalous. The ombudsman earlier dismissed Duque and Lau from service and forfeited all their retirement benefits. It also permanently disqualified them from public office. Oh, na kaya ang tanong ngayon, partner. Okay, meron nga silang mga nakitang mga di umano, mga nangyaring korupsyon nung panahon ng pandemic, lalo tigid, di ba? Sa pagbili ng mga medical supplies, face mask at yung mga anong tawag doon? Yung actually, more on the face shield, partner. Oh, face shield. At sinasabi nga, di ba? Parang may findings na Pharmaly Pharmaceutical Corporation's main point person for government projects, Crizel Grace Mago, says she was instructed to tell warehouse staff to change expiry dates on medical-grade face shields. Mago admits this in a Senate Blue Ribbon Committee hearing on Friday, September 24. Senator Risa Ontiveros obtained the video statement made under oath of an unidentified warehouse staff who said they changed production dates stickers
markers on the face shields. Changing production dates effectively meant changing expiry dates. The warehouse staff hired by Farmily in August this year says they will get face shields with stickers bearing the production date of 2020, remove them, and change it with a sticker of 2021 production date. It is not clear what the expiry date of the 2020 made face shields were, but the warehouse staff says they were already expired and substandard. Sabi pa nga yata ng WHO, di naman kailangan ng face shield, pero parang pinush. Pinush nila talaga na bumili. Tapos kamusap mukat mo, by the end yata ng year end ng 2020, 480,000 plus na face shield na katambak lang. Maihahabol pa ba yan, partner? Ng gobyerno dito sa mga itong binabanggit mo nga yung mga yung overpriced. That's the issue now ng ombudsman. Pero kung aaralin mabuti, partner, kung bubusisiin talaga, hindi dapat makaligtas si Pangulong Duterte. Ngayon, kasi siya yung may authorized to transfer or realign the budget. Pero ngayon wala na sa pwesto. Paano 'yon? Partner, tanungin muna natin. Gaano ba, ano ba ang relasyon ni Ombudsman Martires kay Pangulong Duterte? Mhm. Oh. Di ba? Pinoproteksyonan ba ng Ombudsman si Pangulong Duterte? Hindi ko alam. Pero partner, kung aaralan yan na buti ng Ombudsman, ito na yung pinopoint out ni Senator Gordon and at the same time ni Justice Carpio. Mm-hmm. Hindi pwede hanggang sa DOH Secretary lang. Kasi may kukumpas at kukumpas yan dahil billions of pesos ang pinag-uusapan natin. Mm-hmm. Oh. Yan pwede si Secretary lang. Sige, PSDBM, sa'yo na. Oo. O tandaan natin, partner. Dati nga, tauhan nga, sabi nila, itong si Christopher Lau, Senator Bongo, kahit itinayin nila yun, yung relationship, nakita during the hearing. Kasi, kung paano, di ba? Yeah. Nung mga panahon, alam naman natin kung partner, kung gaano ka-importante. Diba itong face shield, face mask, lalo tigit sa mga frontliners. Kailangan na kailangan nila 'yon. Oo, kaya ang pag-purchase niyan ay mabilisan eh. Dapat kasi nagkakaubusan din. At nagkakaroon partner, din ng kakulangan sa supply. Mabilisan nga daw. Bakit nadadaan mo pa sa PSDBM? Ang PSDBM nga walang ganyang supplies. Uh-oh. Kasi ang supply sa PSDBM, yung normal na ginagamit, common use lang, let's say. Mm-mm. Ball pen, printer, the normal use of the office. Uh-oh. Pero yung face shield and face mask, hindi siya yung common use. Uh-oh. Hindi siya dapat pasok sa PSDBM. Kasi ginawa nila ng paraan, partner. Ginawa nila ng paraan para ma-declare na yung face mask ay maging common use. Diba? So ngayon, pero hindi nakalagay sa listahan ang face shield. Uh-oh. So bakit nag-ano yung face shield? Bakit lumusot? Nabili nila. Eh, hindi siya kasama doon sa listahan. Mm-hmm. So, that's already an anomaly. Yeah. Diba? Kung totoo ang masakit kasi dito, partner, talagang inilalabas na yung anomaly ng formally. Pero ang ginagawa kasi at that time ni Pangulo Duterte, pinapakat niya, ayaw niya papuntay si ganyan, si Secretary Duque, nung after yata isa or dalawang beses na giring, hindi niya na pinapunta, na uubos na ang oras ni DOA Secretary Duque. Tapos, inaaway niya si Gordon. Tapos, sinabi niya pa doon sa COA na huwag kayong maglalabas-labas agad ng mga report. Diba? Ginagamit din siya sa COA. Huwag muna kayong maglalabas ng report. Kasi hindi pa ako tapos sa aking trabaho. Diba? Ang dami niya kasing pinagbawal na instead of making it easy for the senators to discover the truth if there is really an anomaly sa ginagawa ng formally, parang nagkaroon ng cover-up. And at the same time, partner, parte si Michael Yang ng formally. Diba? Ano sabi? O bakit ganito lang yung capital nyo, 600 plus lang? Sino
Sakay ko muna pero oh, sino nag-finance? Oo. Michael Yang. I just wish to state on record that we did receive Mr. Michael Yang's help with borrowed money from him to pay for this. So you borrowed money from Mr. Yang. You're now saying categorically that you borrowed money from Mr. Michael Yang. The company, not personally. The company. Of course, of course. The company. We did receive his help, but only after we were awarded the contract. At hindi ito mag-deny, although dininay ni Michael Yang. Kaya lang, kasi si Pangulong Duterte, nagsasalita, ano sabi niya? Matagal na yan. Kumbaga, 20 years ko nang kakilala yan. Nag-business yan sa Davao. And at the same time, businessman yan, gustong makisali, may magagawa ba ako? Yun yung word ni Pangulong Duterte. Tignan mo ah, businessman yan eh, gustong sumali, may magagawa ba ako? Partner, hindi yan dapat salita ng isang presidente. Oo. Uh-huh. Lumalabas partner sa report na yung mga negosyo ni Michael Yang at ng iba mga kaalyado ni Michael Yang lumago during the time of Pangulong Duterte. Oh, pero hindi ba, partner, ang parte ng proseso ay ang pagbibid at open yan para sa lahat? Partner, kasi daw ganito, at that time, kung hindi daw, ito yung sabi sa batas, kung hindi daw pwede na, hindi siya parte doon sa sinasabi na parang common use na supplies partner. Hindi na kailangan ng bidding. Ang magkakaroon yan, dapat magkakaroon ng memorandum of agreement na hindi ginawa ng DOH. Oo. Dumiretso talaga sila, binigay nila yung 42 billion, billion, doon sa PSDBM, at hinayaan nila ang mag-procure ang PSDBM. Mm-hmm. At itong PSDBM naman, ang kinuha nila, itong family na wala namang puhunan. Partner, imagine mo, tayo may pera. Diba? Si family, walang pera. Diba? Uh-oh. Anong ginawa ni family? Laway lang, partner. Nag-broker lang. Kumita pa. At sa kanila pa in-award. At sa kanila in-award. Tapos ano ba sabi ni Pangulong Duterte? Gusto makipag-negosyo gusto sumali, di ano magagawa ko. Ito talaga pinili nila yon. Sa mga revelations na nagagaling kay Pangulong Duterte, lumalabas yung totoo. Hinayaan niya si Michael Yang na makipag-deal. Imagine niyo mga ka-UB ha, kung dumiretso na, limbawa lang, dumiretso ang DOH doon sa government, kung sino man company yon, let's say China, kung sa China sila bumili. At government to government, mas makakamura ka. Diba? Ang ginawa is PSDBM, binigay yung pera kay Farmally. At si Farmally yung bumili, tumubo pa. At ang napatunayan pa, partner, nakita kasi nila yung listahan na yung Farmally nagbebenta sa iba ng mura, tapos pag yung price para sa government, ang laki ng diferensya. Mm-hmm. Per piece. Overpriced talaga pag nasa government. Ang tanong natin, yung ibang sinusupplies ba lang, formally, supplies na galing talaga personal, from the private funds nila? O parte din yan iba na galing sa pondo natin? Paano mo madidistinguish? Meron nga 33, tama ba ako, parang 3.5 billion ang hindi ma-account. Nasaan yun? Billions din yung hindi ma-i-account. Bakit yung ibang binibenta nila? At ang sama pa, partner, yung ibang mga face shield yata yun, basta pa, face shield or face mask, binabago pa nila yung expiry date. Para mabenta sa atin, di ba? Para namang, ano ba tawag dyan, di ba? Sobra namang napaka bad naman noon, di ba? No. So, well, anyway, partner, pinapakita lang natin dito ano yung connection. Gano'ng ka-close si Pangulo Duterte kay Michael Yang. At magkarinigan tayo ako po sa Tony Clark, kasi paparala, huwag tulugan ang inyong karapatan. At Radyo Banrod, Marcelino.